Ito pala ang Imbitogo Maligaya. Dahil pagpasok mo pa lang ay akala mong nasa hotel ka na. Meron silang bidyoke, mini mart, salon, prayer room, mini concert at marami pa. Kaya liligaya ka sa Imbitogo Maligaya. At bago nga ako lumigaya ay dumaan ako sa kalungkutan. At ito ang nangyari bago ako makasakay sa barko na ang tawag Imbitogo Maligaya. Ito nga pala ang dahilan kung bakit ako naiwan. So andito ako ngayon sa Pier 4 dito sa Cebu. Galing ako Pier 3. So may dala akong ticket kasi babalik na ako Manila ngayon. Ang schedule August 29, 2023, 8 PM, Pier 3. Kanina sa Pier 3 dito sa Cebu, sabi ng guard doon, kaalis na daw yung tugo na STC5 VH70. Na, so yung schedule ko is 8 PM pa eh. So pupunta ko dito sa office ng tugo, ayan. A few moments later. Maybe pa sa gabi ang biyahe. Karong gabi eh? Karong gabi eh. Makayo pa mix lab sa Manila. Karong nakasakay mo. Marami pala kayong kasama na huli. Panangita ni Bia na ang barko. Expired din ang mag-tikit. Kabiya sa barko. So automatic ni siya. Masero, pero. Kaya ni Arinan mo dayo. Hindi tani siya mukhaan. Kaya amok man yung pandere. Naiwan nga kami sa unang barko na dapat sasakyan ko. Kaya sakto nasa Imbitogo Maligaya ang nasakyan ko. At salamat sa Diyos, nakasampa kami sa next trip ng barko. So yung tingin sa tugo kasi okay na yung ticket natin. So since passenger tayo, so, doon na tayo sasakay sa Tugo Maligaya. Ayan. Alis ng August 29 ng gabi ngayon, darating bukas ng gabi. Okay na, all goods na. So maraming salamat sa tugo. At pag akyat mo pa lang, ito ang bubungad sa labi ng Imbitogo Maligaya. May pray pa ngayon? May pray pa lang ngayon? Kaya. Shoutout po! Yan ang pagkain natin. Later that same evening. After kong maghapunan, lumabas ako sa view deck nila. At ito pala ang accommodation ko, ang Mega Value Room. Lang mini concert dito sa Tugo Maligaya. Ang sakit naman pala pero tayo tamang nood lang muna. For sure. Ito ang view sa umaga pag nasa gitna ka ng karagatan. At may mga nakasabayan din tayong mga marino. Libre din ang almusal sa umaga. Pipila ka lang at take note, nagsiserve sila ng 6 AM to 8 AM. Hindi pala ako nakatulog masyado nung gabi dahil sa magalaw yung barko, umaalon at hanggang ngayon. Lakas yung alon talaga. Ang galaw ng barko, may hilo ka talaga. Kasi malakas yung alon. So malakas din kayo hangin. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Malakas ang alon eh. Malakas yung alon. Ayan o, gumagalaw-galaw yung barko. Ayan naman o. Sa video parang hindi masyado pero sa personal, medyo malakas talaga. Gagalaw niya yung barko ng tugo. Ayan. Kita na rin yung isla ng ano, Marindoke. Ayan. Dito Romblon. Lakas yung alon. Let's go. Minsan pag sa ganitong panahon, lalo na pag habagat season ay maalon. Bihira lang mahinahon ang alon. At bago kami makarating ng Manila ay nakaranas ulit kami ng maalon. Hindi masyado halata sa video pero mahihilo ka talaga kasi gumigiwang ang barko. At nadaanan pa nga namin ang koridor papasok ng Manila Bay. At salamat sa taas, lahat kami ay nakarating ng ligtas. Salamat Tugo Maligaya, let's go!